Hello guys, good afternoon. Yes, hello. Happy birthday! Okay. Happy birthday. And hello guys, good afternoon. So we have a report today. This is a Gigabyte RX 590 8GB GMA. So ang issue niya ay dead. Okay? So according sa may ari, dead. Okay? So na-remove na natin siya sa... Ano? So na-remove na natin siya. Remove na natin siya sa ano, sa heatsink at casing. So, heatsink at casing, ito siya. Ito, ang ating casing. So, GMA daw eh. Yun ang sabi ng customer. Ito yung forma niya. So, wala naman siyang ano, something light sa ano. Isa lang yung ano niya, connector to lang. Sabi niya, RX 590 daw GMA. So, hindi natin alam kung ilan GB siya exactly. Pero, according sa customer, it's 8GB. So, micron yung memory nakalagay. So, possible 8GB nga. Meron kasi nitong ano lang eh. 8GB. So, ang problem daw ay dead. So, testingin natin. Tingnan natin kung still dead pa or may display. Okay. So, on natin siya. Tingnan natin kung iinit ang chip o may display o wala. Ayan. So, hindi nainit yung GPU chip niya. Ayan. So, testingin naman natin. Lagyan natin ng ano? So, hindi siya umiinit eh. Kung dead ba siya o hindi. So, let's try to voltage checking. Okay, nasaan yung camera natin? Nawawala. Yan. So, yan. Voltage checking tayo. So, 12 volts. So, present yung ating 11 point voltage. So, yung ating memory is dead, of course. So, check na natin sa ano kasi hindi naman siya umiinit. Possible ito. Kung ito ay dead o hindi. Pag dead ito, so, ayan. So, yung ating 0.8 volts is dead. And, of course, this is ating BDDC ayata ang tawag dito. So, I'm not sure. Ayan. Ito kasi ang function nito pag nakakita kang ganito maliit sa gantong modelo. So, pag wala to, pag meron to, at dead ito, so, possible, maka dito or ano. So, wala din eh kasi ito dead din to. Yan. So, siyempre, titingnan natin yung next yung pinanggagalingan ng ating feedback na 0.8. So, ito yung IC na to. Yan. So, siyempre, tingnan natin kung may VCC. Of course, may VCC tayo. Ayan, as you can see. VCC. So, kita naman na akin ng mata kaya hindi ko naman may microscope. Siyempre, 3.3. Oh, so, present. Yung output yung mahalaga. So, 0.8 yung feedback. So, meron tayo. Hindi, meron din itong 1.8 volts. So, present. So, of course, so we need to proceed to the next testing process. Okay? So, ang gagawin na natin dyan ay papalitan natin yung MOSFET. So, kasi dead siya eh. Yan, dead po siya. So, microscope. Ayan. So, ito. So, ang part number, this is 9238 GS9238. Okay. So, palitan natin to guys para malaman natin na kung defective o hindi. Okay. So, ready natin. Prepare ang ating pan. Of course. Ang ating hot air. So, using 500 degree. So, ang pin natin ito, metal dock. Ito yung pin. Ayan. So, prepare tayo ng IC. Okay, ito yung IC natin available. Kuha tayo dito sa ating IC. Kuha tayo na isang piraso. Yun. So, this is 9238. So, ang pin 1, based sa orientation. So, ganyan siya. Lagyan natin siya dito sa malay-layo. Yan. Tapos, remove natin yon. Okay? Yan. So, we need to proceed. Moving IC. Yan. Tsaga-tsaga lang natin. Medyo matagal-tagal lang siya. So, kailangan natin siyang anahin, antayin.
Basta video card, mahirap tanggalin yung mga IC. Ito ka 500 degree na tayo eh. Nakasagad na. Yan, bago siya matanggal. So, yung pads niya ilalim. Okay naman, wala naman tayong bloated eh. So, ang next na natin dito, ay lalagyan natin ng, ito. Lagyan natin ng solder paste ang tawag. Tapos kunin natin yung IC. Of course, so place natin based sa orientation. Okay, so hawakan natin mabuti. Yan, based sa orientation. Okay. Alright, in place. Just wait for a while. Yan, okay. So, i-press natin para masiguradong ano, dumapat. Okay. Naka-place na siya. Yan. Lagyan natin siya ng ano, flux para sa retouch. Okay. So, yan. O, retouch. Okay. Diyan na yun. Sa retouch. So, 380 degree. Hindi po. Pero lang, games lang, pizza. Bawal na kasayo. Ito ang 2 minutes mo nak naubos ang oras na 2 minutes. 2 minutes lang. Antay mo na si mami. Paalam kay mami. So, itong kabilang side naman to. Magkakadikit naman to. Pero ginaganda ako eh. Nakuha ko yung exact na, no? So, kasi maganda. Makuha yung isa. Well, it's okay. Okay na yan. So, magkakadikit naman yung sa side na yan sa kabila. So, tanggalin natin yung mga plaques para maganda. Pero ito naman kasi i-cleaning pa rin naman. In case. Yan. So, medyo madumi ito guys. Pansin nyo. Medyo madumi. So, palamigin muna natin. Kailangan natin ng cooling system para maging malamig. Kailangan palamigin natin siya para matesting na natin. Okay, so, hindi pa natin siya na-inspection masyado. Pero I think dead kasi siya. Tsaka, so, tingin ko naman dito sa video card, medyo malinis siya eh. Wala naman ako nakikita ng ano yun. Parang something, ano. Pero mati kasi kung pag ganyan naka-dead po siya. Tapos kung papansin naman natin, boot naman na tinginan sa physical inspection lang sa, ano, walang microscope. Pwede mo tawagan si Mami, please. Sige po, mamaya. Tawagan natin si Mami mamaya. Talaga. Dali, tawagan mo na! Nasa bahay na, nagluluto pa. Dali na! So, makulit din sa akin, ano. Yung mula nung maliit hanggang ngayon natin nagbablog tayo, eh, malaki na po.
Happy birthday, Daddy! I love you! Love you too, anak. So, okay. So, nakikiano din eh. Nakiki-vlogger din ang aking anak. So, may vlog siya. Puntahan nyo lang yung Team Tommy sa inyong kanyang vlog site. Okay? So, wait lang natin. So, yung buho ko nagulo na. Wait lang for a few minutes. Tingnan na natin. Kailangan kasi ma-cool down siya bago testingin. Kasi mainit yung capacitor. Electrolytic. Masyado siyang malapit. Kailangan kasi naka-cool down tayo. Para pag tinesting, hindi bumigay agad yung parts. Yan. So, few minutes lang, guys. So, kailangan taste this. Okay. So, I think malamig na siya. So, turn up. Okay. So, let's play. Ayan. So, titignan naman ninyo, guys. Medyo malinis pa naman siya. Oh. Wala naman ako nakikita ang sign of liquid damage. Ayan. Medyo clear naman siya eh. Ayan. So, dead kasi siya. Hindi nag-spin yung pan. Sa according sa may-ari. So, ito naman, dead to. So, buhay naman yung IC natin dito. 1.8 saka 0.8 feedback. Buhay siya. Meaning, dapat mayroon na ito. So, ito na kasi yung next doon. Yeah, siyempre, pagka ito yung nabuhay, pag ito yung nabuhay, taka ito. So, pupunta tayo dyan dito sa memory. Or, basta mabuhay lang to. Pag nabuhay kasi ito at wala pa rin supply yung B-core, dead pa rin to. So, papasok tayo dyan sa memory driver naman. Kaya lang iba yung memory driver naman, maliit. So, medyo magastos. Yan, medyo mahal. Pero, RX 590 GME daw eh. So, hindi natin alam. Ayan. Pero ganun talaga. Medyo expensive eh. Mahal yung IC yung ganun maliit na version na ginamit. Mas mura yung isa eh. Malaki. So, tingnan natin. So, kung ano magiging epekto. So, I'm not sure kung GPU is ano klaseng GPU to. Parang something bulbok. Hindi masyado maano. Parang may something crack o Hindi naman something crack. Parang medyo-medyo. So, I'm not sure, pero kailangan natin siyang testing kung bakit dead ang ating 0.8 volts. So, lagyan na natin display baka sakali. Magkaroon. So, turn on. So, try and error. So, kailangan natin gawin. Okay, let's power on. Okay, as you can see. So, nag-init siya, guys. So, wait, tingnan natin. Bench. Kung meron. Ayan, yun. So, okay na. So, dali. Success. So, as you can see, so, simple. Kapag alam mo na ang gagawin, so, okay na po. May display na. Nakita nyo naman. So, napakalinaw. Saka minute na siya, guys. Yeah. So, yun lang. Ganun kasimple. So, okay na agad yung aking nire-repair. So, pag pina-open na natin. Sige, JD. Ayan. So, okay na. So, success na po yung ating repair. So, ayan. So, working na. So, isang saltahan lang natin. So, hindi na kailangan magdalawang video ba. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung dagi na stress test natin at kung makakuha ko sa cellphone agad. So, makasasama natin sa video ito. Kung hindi minsan, hindi ko na kasi sinasasama. Here, as you can see naman, from dead to with display na. So, pwede na natin siyang i-upload sa YouTube natin na ito. Okay. So, okay na siya, guys. So, hanggang dito na nating video. From dead to with display. Okay? So, hanggang sa muli, guys. See you on the next repairs. And para sa mga bagong salta, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? So, see you on the next repair. Bye for now.